Hello, good afternoon guys. Welcome to my YouTube channel, Roronoa Sora PH ng Ragnarok Origin Invicta Guild Frontera 10. Gumawa lang ako ng minimal guide sa mga kapwa ko pala din dyan na nagpo-push ng HP. Yung alam ko yung iba nasa 120 pa lang ang buhay nyo. Yung iba naman umabot na ng 130 or possible sa mga kapwa ko F2P at 55 years katulad ko na kayo na pupapalo na ng 141k po ang normal ko, no buff. Pero ang battle chant, so pag nag-battle chant po ako, yung 10% HP, pumapalo po yan ng 147k. And then pag tumagat yung yung plus 5 to all stats, which is additional plus 5 sa beat, pumapalo yan ng 148k, almost 149k. So ang kinaganda lang dito guys, wala po yung food buff. Papakita ko sa inyo, napaka solid. Tapos pag gumamit tayo ng potion na vit, no, mamaya papakita ko sa inyo sa dulo, magugulat kayo, napaka solid ng ating main HP. Syempre yung food buff na yan guys, kasama yan lalong-lalo na sa Guild War, ginagamit natin yan sa mga main events. Automatic kumakain tayo lahat ng player niyan, yung tawag nito, yung food buff na additional parang plus 800 yata sa HP, plus yung plus 15 to sa beat natin sa beat. So napaka solid yan, nagka-craft tayo niyan at soon marami pa tayong i-craft na food buff, possible pang palakas pa sa ating damage ng ating sakri. Pero sa ngayon pinapakita ko sa inyo is yung normal lang. Sa guide na to guys, papakita ko sa inyo kung saan ko kinuha yung mga beat na yan. Napaka solid, 146 lang naman, plus 99. So yung iba kasi medyo nalilest pang ang na-achieve nila na yan. So nakita nyo guys na 148k. Nagsabay dyan yung plus 5 sa to all stats ng battle chance, saka yung 10% HP ng battle chance, which is ang laking bagay nun guys, no, lalong lalo na sa ating mga sacri type. Kaya yung damage ng sacri type natin random, nag-iiba-iba. So meron tayong minimal damage, 120k, tapos mapalo ako ng 180k sa ano yun, sa tawag na ito, sa squid yon. So medium yon, so mas solid ang damage natin kapag mga large monster na ang babanata natin. So mas possible mag 200k crit, pataas na ako. Gagawa ko minsan ng ano, ng grind kong video sa large, pero sa ngayon ang video natin is continuous guide lang tayo. Papakita ko sa inyo yung aking equip. Meron akong bit, no, ito yung oso na kulay purple. Habol ko dyan is yung beat 4. So kung 2 slot yan, possible dalawang ganyang card ang ilagay ko dyan. Pero medyo, alam nyo naman, 55 years lang tayo, so hindi ko na-achieve yung 2 slot pa. So ito rin, meron din tong HP percent na yung sa headgear, no, 3% HP nyan. Tapos ito, 2% HP. Ito sa mouthwear, pero meron niyang 3.5 HP, which is Angeling Puppet. So kung 2 slot yan, additional 3.5% ng HP pa. Mas mataas pa ang HP ma-achieve natin, no? So marami pa tayong i-unload, So yung aking equip, plus 14 pa din. Malas. Hindi ko ma-plus 15 pa. So ginamit ko rito guys, ito, no, tong card na to. Napaka, may stock na nito sa market. I-max nyo lang, grabe, additional HP, napaka solid. Saka ito yung tawag na ito, kada attack nyo may 3% chance na mag-heal kayo ng 15% ng HP nyo, which is kung mataas ang HP mo, mataas ang heal nyan kada attack, lalong lalo na AG type naman tayo. So palo ng palo yan, 3% na yan, napaka solid nyan guys, promise. And then sa ating cloak, syempre pakita ko lang. Eclipse syempre na beat 5. Tinatry ko tong i-max, no, nag-iipon ako ng pambili ng Eclipse. Tapos syempre sa ating necklace, yung necklace ng pang beat, kaya multiplier po kasi guys ng beat to. So napaka-importante na itong necklace na to kung pupukos tayo sa HP type. So gumamit ako ng spore kasi madamot ang Munich card. hindi available. So, ito yung nakaraang finish ko talaga makuha ko, may 5% HP to. Pamporma din kasi, sabi ko nga sa inyo, nasa forma ang lakas, plus 5% HP pa. So matik kinuha ko yan. Tapos ito, 2% HP. Tapos meron siyang Edgar card damage sa large. So wala tayong HP percent para dun. So okay na yun. And then syempre yung armor na napaka
may sumpa. Pina-plus 10 ko to, guys, kasi pag plus 10 to, guys, additional 5% HP. So, ang laki nun. Ang laki nung 5%, guys. Imagine ninyo kung matuslat natin yung ibang equip natin na headgear, no? Plus eto, yung armor, mapa-5% na, makuha natin yung 5%. Malas lang, ayaw mag-plus 10. Plus ito, solid yung shield, grabe. 12% HP po ang dinadagdag po niya. Napaka solid nung set na to, no? So, yung sa ating boots, nakuha ko na rin yung plus 10 nito, kakapalo ko lang, sinuwerte ako. Meron tong additional bit pag plus 10 na siya. So, bit plus 3. Tapos, syempre, ito meron tong Miuka card na bit plus 4, saka, ayan, HP recovery. Pero, naka-bit plus 3 pa rin yung isa yung spore card pa rin. Then, Deviling card sa ating tawag nito, backwear, two slot. So, libre lang natin nakuha yan. Asa tayo nun sa libre. Pero ngayon, 55 years tayo, tatargetin ko makakuha ng ibang two slot na equip. So, ito guys, pakita ko lang sa inyo, napakasolid ng core overload sa kanong Imperial. Yung core overload, guys, yan yung ano, yan yung nagra-random ang sakri natin, pati heal, tumataas. Saka yung big bully na yan, grabe yan, saka yung blood thirst, pang damage yan, puro pang damage. Yung Imperial din, no, yun yung pag skill ng shield mo, tapos i-skilled ka ng spear, random, tumataas talaga yung mga damage natin ng solid. Try nyo guys, tapos syempre yung sa baba ko, yung bit plus 2, tapos yung isa yung pampataas ng fate sa HP, so additional HP ng level ng fate natin yon, per level is additional 50 HP, no? Napaka solid, halos lahat ng itataas ng HP na kaya kong kunin, guys, lalong-lalo na nung F2P pa ako, in-achieve ko talaga. Tapos syempre ngayon 55 years tayo, mas ma-achieve natin yan. Pakita ko lang guys yung aking skill, no? If ever na ayaw nyo talaga ng heal, lagay nyo sa ano, sa Spear Mastery, o kaya gamit kayo ng mount. So napapansin nyo, wala po kong mount, may heal kasi ako. Normally, no, sa ating mga sacri type, pagdadaanan talaga may skill tayo ng heal, promise, pag tumaas na mga level natin, kukuha kayo niya. Pero para sa ngayon, ginagamit ko yan. Pakita ko lang yung feather ko. Sabi, may nag-request sa akin yan, nakaraan, nahihiya kasi ako, kasi may blue ako na mix. So, pakita ko lang, no, bumaba lang yung physical saka PVP bonus ng konti lang naman kasi may blue dyan. Dapat yan, dalawang purple, tatlong orange, pero kinuha ko tong equity kasi sa additional HP na 180. So kada yung pangatlong slot sa attack na, may additional tayong HP na kinuha ko diyan. TN tulad diyan, tigwa 160, 180 pataas. So sa limang slot na yan, malaking bagay yan, malaking dagdag yan sa HP natin, lalong-lalo na kung gagamit na tayo ng HP multiplier, yung HP percent, iba yung times nun sa multiplier. So kailangan magpataas talaga tayo ng HP. Hanggat maaari, makuha natin yan sa feather saka sa statue, yung mga HP percent doon. Mababa pa yung statue kung nakaraan, nahihiya akong ilabas. So ito guys, mga libre lang natin nakuha itong mga orange or yellow na to, nakikita nyo ang bababa. Pero ang kinaganda dyan is pinapataas nyan yung virtue. Yung virtue yan. Yung purple na bit, dyan ko kinuha yung pampataas din ng mga bit ko. Solid yung HP percent, nakita nyo naman 1-3 HP ang dinadagdag per slot nung sa death. So ito rin guys, sa medal itong dalawang to, pati yung sa magic kinuha ko guys, no, kasi meron tong HP additional. So yung isa is 30 plus na, itong isa is 20. And then dito sa baba yung HP percent, na max na kasi, karamihan naman natin sa atin is minamax na yan. So yung iba, namax na to lahat, sa akin hindi pa. So marami pang i-unload ang ating main character. Yung sa dulo nito, baka mapeke kayo, no? Pang pet po yung dulo nyan. Kung gusto nyo pataasin ng HP ng pet nyo, pwede po yan. Kasi medyo malambot ang mga pet natin, lalong-lalo na sa war, no? Pinapatayan. So pakita ko lang din, yung aking enchant, pakita natin. Bali, ito palang equip na to, pakita ko lang, no. Yung mga down, yung stats na mga mga weapon din,
puro HP percent din kinuha ko. HP bit. Kung may HP percent dyan, guys, mababa. Pero kunin natin, kunin natin. Solid sana. Kung makuha natin yung mas matataas na percent. Pero sa ngayon, shoutout muna tayo sa lodi natin na si Uno ng Invicta Guild. Binuhat niya ako sa ton. Nang sa ganun, makakuha ko ng mga 4-pole set. So, kulang na lang ako ng shield. Kulang na lang ako ng shield. So, shoutout kay Uno. Napaka-lodi natin yan. Siyempre guys, magpakita ko sa inyo, no? Kung meron tayong regular na na enchant lang yung self buff, no? Gamit tayo ng bit na plus 15. Saka itong combine ko lang guys, yung max neto parang 800 sa additional ng ating main HP plus siyempre bit. So yung iba talaga, no, gumagamit pa ng maraming food buff, pero para sa akin naghahanap ako yung attack speed saka crit kumakain ako nun pag mayroong available, pag may nabuo tayo, lalong-lalo na yung mga libre syempre. Tapos ito madalas ginagamit ko talaga. Syempre kailangan tayo mga paladin, hindi lang tayo puro damage porkit sacri type tayo, no? Medyo tanky talaga tayo dapat, balanse ng tank, tapos regen, tapos solid dumadamage ka ng solid ng sacri. Para sa akin, no, possible kapag na plus 15 ko yung aking spear, ayan, mas solid ang damage natin. 152k po sa wala po ako sa PVP, no, sa normal yan. 152k inabot. 10% HP lang yan. Hindi pa kumagat diyan yung 5 to all stats, so additional 5 bit. So hindi pa siya pumalo. So tataas sa tataas pa. So pakita ko lang guys yung aking enchant. Napakasimple lang ang bababa ng enchant ko, no guys. Kailangan kong i-push na to talaga. Kailangan na sana maitaas ko pa yung aking mga main bit. Normally kung saan may mga bit, kinukuha ko yun. So agad maaari meron tayong bit sa main stats. Tapos syempre sa ating equip, crit damage, ito sharp na 3, tapos sa shield yung damage reduction 2 lang eh. Itataas ko pa yan. Naghahanap ako ng tumaas pa yan. Pero syempre sa ating boots at equip na armor saka sa clock, naka-shining yan. HP 8%. So tatlo po yan na level 3 shining. Napaka-solid. Then sa aking mga accessory, ayan, melee damage siyang tinatarget ko dyan, yung fighting. Yan. Para sa additional damage din ng sakri. So, tandaan nyo lang guys, kailangan nating magpataas ng bit. Nasa bit at nasa main HP. HP percent ang damage natin ng ating sakri. At syempre, dapat tumigas pa tayo. So sana guys, matulungan ko kayo sa minimal guide na to. Maraming pagkukuhaan ng bit, pero itong mga importante ito pinakita ko sa inyo. So thank you guys for watching. Paka-like and subscribe at lagi niyong tatandaan. Nasa porba ang lakas. Thank you.